i-check natin or i-review natin yung eyebrow stump. Ito yung binili ko sa Instagram. So, in-order ko ito doon. Then, itatry natin siya ngayon kung talaga effective pa talaga siya. Kasi doon sa video na ipinapakita sa Instagram, talagang ang bilis siya makapaglagay ng eyebrow. So, ako, syempre, mas gusto ko yun. Syempre, di ba, hindi mo na kailangan pang tansyahin. Kasi, di ba, di makikita ninyo, napakanipis ng mga eyebrow ko, mga kalapatsera. So, ito, na nakita ko siyang stump na to, meron na rin siyang mga gagamitin kung anong gusto mong style nung pinakakilay mo. Then, lalagyan mo na lang siya. Pero siyang, nakita ko kasi din sa video, para siyang powder. So, para siyang powder na nilalagay lang dito sa kilay natin. Alam ko, meron na yung mga powder, yung parang binabrush mo siyang ganon. So, try natin. Pero eyebrow stump, so ibig sabihin, para siyang ginaganyan-ganyan lang, diba? So, ganun lang daw kabilis to. So, ito eyebrow stump na to, waterproof and long-lasting. Yes, tinry ko siya dito sa may, sa kamay ko. Hindi siya natanggal kasi hinugasan ko siya at siya matanggal. Pero syempre, kinabukasan, nung naligo na ako ulit, yung inano ko na siya ng soap and todo-todong tanggal, yun, nawala siya talaga. So, itatry natin siya. So, yung price niya, ililink ko na lang below sa description box. So, para malaman ninyo kung magkano itong amount na to. Pero alam ko, hindi ko lang sure kung free shipping siya. Parang 100 plus lang ata ang binayad ko dito. Parang ganun. So, COD rin siya. COD to. Kaya mga kalapatsera, safe na safe, diba? So, hindi mo kasi minsan din alam kung legit ba yung mga binibenta online, diba? Sa mga social media. So, yung maganda lang to. Kasi, syempre, wala naman talaga siyang store eh. Wala siyang parang store na katulad yung sa Shopee, sa Lazada, na alam mo may babalikan ka. So, ito para lang na-prompt lang to sa IG ko. Then, nadaanan ko siya. Actually, dalawang beses, ilang araw ko siya dadaan. Dumaan na, nakita ko na naman ulit siya na nagbabrowse ako. Ay, sabi ko, try ko nga to. Kasi, hindi naman ganun kamahalan. Wala nang mawawala sa akin kung hindi naman talaga siya tumalab sa akin or hindi naman siya maganda. So, why not natin itry to, di ba mga kalakatsera? So, ititingnan natin to. So, itong eyebrow stump na to, yung shade na binili ko ay light brown. Kasi meron siyang dark brown, light brown, tapos medyo meron pang mas matingkad pa na brown. Hindi ata available. Gusto ko sana yung parang gray brown siya, parang ganon. Parang grayish yung kulay niya, parang medyo hindi lang halata. So yan, ito, 02 light brown. Then, dun sa IG pala, pag-order ka, may form silang papasagutan sa inyo. Ilalagay nyo rin address ninyo, name ninyo, contact number ninyo. Then, ayun. Then, piliin nyo lang yung COD. Then, check out. Wala ka na marireceive na kahit sabi ko, ay, wala man lang confirmation sa text or kahit saan man sa IG na mag-message sa inyo. Wala, wala talaga. Kaya hindi ko ina-expect na darating to. Nagulat na lang kami. Nung pag-uwi namin, may dumating ng ganito. Sabi ko, ay legit, may dumating. So, yun, ito. COD naman siya, kaya walang problema, dumating naman. And yung nakita ko siya, itinry ko nga siya. Ayan dito, pero hindi ko lang alam sa eyebrow ko. So, ito, itatry na natin siya. Open natin yung box. Kung ano ba yung laman niya. So, ang laman niya is may dalawa siyang brush. Ayan, no, may dalawa siyang brush. So, siguro yan yung pang ganyan. Galing. Medyo matigas din yung brush niya. Cute at tigas, oh. Matigas. Ito yung dalawang brush niya. So, yan. And then, may kasama siyang etong mga eyebrow models. Ayan, nakalagay. Eyebrow models. So, yan. So, dito, meron namang instruction kung paano mo siya gagamitin. Yan. So, dito sa eyebrow models na to, so, nakalagay dito, magical eyebrow style. So, may mga style siya, mamimili ka. Depende siguro sa kilay mo kung saan ba siya papasok dito. Or, nabasa ko rin dito sa box mismo. Dito sa box kasi yun ang makikita mo. Number one, choose template shape. So, dito ka mamimili, template na shape mo. Then, number two, open daw natin. Yung next, yung meron din siya, syempre, yung laman niya is yung tube. Eto, yung tube niya. Kasi yun ang itsura niya.
Ayan, Black Swan. So, yan ang itsura niya. Napakagaan lang niya. So, parang wala siyang laman. Then, number 3, align daw yung template dito. Yeah, align mo lang. Number 4, stamp your eyebrow. Stamp mo lang. So, ibig sabihin, ginaganyan-ganyan lang. Then, number 5, clean template after mo gamitin. Pero magamit ulit sa susunod, di ba? Then, next, para sa kabila mo namang kilay, i-flip mo lang, ibig sabihin, babalik ta rin mo, kung pa ganyan yan, babalik ta rin mo sa kabilang side, para gamitin mo naman siya. So, ibig sabihin, etong template na binigay nila dito, hindi sa partner na dalawa, isa lang. So, paglagay mo dito, so, pinata mo siyang ganyan, babalik ta rin mo naman siya para sa kabila mo naman. So, yun, ganun lang mga kalakacheras. So, yun, pakita ko na sa inyo ngayon yung mga template niya. So, check natin ang mga template. So, ito, medyo makapal. And ang template is parang gawa siya, hindi siya parang plastic na, pero medyo matigas sila. So, pakita ko lang sa inyo mga template. So, meron ditong shooting star. So, yan. Tatanggalin niya pag gagamitin niya na ito. Shooting star. Kung ganito ang kilay ninyo, kung mas preferred niyo to, ito ang gamitin ninyo. Bubutasin niyo lang yan. Yan, ganyan. Then, kailalagay mo sa kabila, pakabila naman. So, ipapantay mo lang. So, yan. And, nabasak pala dito din, mismo, sa mismong box na kung gusto ninyo, kung ito ang template ninyo na talaga madalas, i-draw mo na siya ng pencil. Kung meron ka available na pencil, ha? Para sa akin lang siguro yun. I-draw mo na siya ng pencil. Then, kung hindi naman kayo nagpapatrim sa labas, yung nagpapabawas ng kilay, siguro kayo na lang, kayo na lang may plak. So, hindi naman ganun kasakit. Kasi ako naman, nung before, nagpa-plak din naman ako ng kilay. Yan, bawasan nyo lang na onte. So, para at least, pumasok siya dito. So, kahit na wala kang katulad ako, kalbo yung kilay ko. So, mas madali. Tatanggalin ko na lang kung ano yung mga sobra. So, yun mga kalapatsyera. So, ito, shooting star. So, ganyan itsura niya. Next, confident. Oh, so, confident daw yan. May pangalan kasi, ayan, ganyan ang itsura niya. Parang ano, yan, confident. Parang maganda tong confident. Yan, parang swak na swak sa akin. So, kung meron man akong walang kilay dito, malalagyan naman siguro yan. So, light brown kasi minano ko. Sana, matakpan siya. Oops, natanggal na yung pinakain na. Next is elegant. Yung elegant pala is ganyan ang itsura. Parang medyo bilog. Kaya alam, di ba, medyo hindi na ganito uso ngayon. Yung uso na ngayon is parang square, then pababa. So, yun, depende pa rin sa inyo. So, ito yung elegant. Next, queen. O, so ganyan na itsura ng queen. Ayan. Pataas siya na panipis. So, queen. Then, nobility. So, yan, ganyan. Ayan, ganda din ito. Ayan. Parang isang, ano lang. Then, ito, medyo mahaba, sexy. Ayan. Medyo mahaba, sexy. Next, heroine. So, yan. Ayan, ganyan ang itsura niya. Tumbal na kasi. Ayan, ayan. Perfect. Then, etong isa is youthful. Medyo maliit lang yung dulo, youthful. Di ba nauso rin yung dati sa Korean? Youthful. And then, etong classic. Ito yung tinry ko sa kamay ko, yung classic. Etong classic nito, yung tanggal na siya. Napansin nyo, medyo may brown na. Medyo ano siya sa akin, parang manipis. So, siguro hindi ito yung gagamitin ko. Ito yung classic lang. Siguro pang mga manipis. Parang mga pang lola level, yung maninipis lang. Then, party star. So, yun, medyo mahaba yung ilalim niya. So, yan. So, ang itatry ko ngayon. Wait, bago natin siya itry, pakita ko muna sa inyo kung paano. Una rin kasi nakita ko. Kasi kung paano kaya tumataas to. So, pag open mong ganyan, pag in-open mo siya, para siyang ano eh, may spring sa baba. Kasi pag ikot kong ganyan, you know, biglang may nagpapak, parang umaangat siya. And yung pinaka-cream niya, nasa taas. So sabi ko, kanya na yung line na nabdiyan nung kurent, kasi kung baka iniikot to, naiikot siya, pero mahirap. Paano siya tumatas? Ayun pala. Parang pag ganyan mo, ayun o. Kasi nung sinukat ko siya from dito, sobra siya sa ilalim, di ba? Sagad kasi siya eh. So, ibig sabihin, yung cream niya hanggang dito. So, nauuntok-untok siya sa foam. Kaya niya nakukuha to. Ayan o, kaya niya nakukuha yun. Pag-gaganyan mo, pag-gagamitin mo, para pagkukuha ka, gaganyan mo lang. Kasi pag ginaganan mo, ito bumaba, pumapasok sa loob.
Diba? Cute. Ang galing na nakaisip nito. So ngayon, itatry ko siya ngayon. So pili muna ako kung ano bang magandang pwede kong gamitin na eyebrow style. Pero actually mga kalapacheras, kung maubos man itong eyebrow stump ninyo, at hindi mo na, kasi hindi ko na, siguro kung hindi ko na mabalikan dito sa IG ulit, sa Instagram, pwede siguro yung pencil na ginagamit ko na lang na pang eyebrow, or kung meron kayo available na ginagamit yung pang eyebrow ninyo, gamitin nyo na lang yung mga pang style nila, so para talagang formang-forma yung mismong buhok ninyo, di ba? So yeah, let's try kung ano ba dito maganda. Ano ba yung sinabi ko kanina na maganda? Parang mas gusto ko yung elegant ba yun? Ayoko na elegant. Confident. Ito, parang mas maganda ata ang confident sa akin. Ay, parang masyadong mahaba. Ayan! Ito, confident. Pero parang hindi siya dumidikit. So, parang ang ano mo lang dito, medyo mahirapan ka lang. So, paano mo hahawakan? Diba? So, dapat ipapantay mo siya sa mismong kilay mo. Ayan, ganyan. Ayan. Pag ganyan siguro. Tama ba dyan maging isa? Ayan, oo. Kasi kalbo yung ganito ko eh. So, yan dito. Pag ganyan. Okay na yan. So, syempre, pag ginamit ko ito mamaya, pabaliktad naman. Pag ganyan. Ayan. Nice, no? Ang galing na nakaisip na ito. So, yan. Try natin muna. Ganyan ba? So, yan. Nakapantay na siya. Or medyo lapit ko ng onte. So, ang gagawin ko ngayon, hindi ko masyadong lalagyan dito. Kasi, ang tama pag pare-parehas dark, diba? So, dito, mas marami ko siyang i-stamp dito kesa dito. Siguro, i-stampan ko to mga 1, 2, dito double. So, yan, tatry natin. So, ngayon, kukunin ko naman, ayun, nalag-lag. Kukunin ko muna ito. Open ko na kasi, syempre, isa lang ang kamay ko. And, depektibo pa yung isa kong kamay. So, may problema pa, diba? So, try natin. Lang ha. Wala kasi ako mismong table kasi sa harapan ko. So, yan. Try lang natin. Para mas maganda, medyo nakataas ng onti. Ano? So, ayan. Okay, ulo ko. Hindi ko makagat sa ano ko. Ilang gang. So, yan. Okay ba siya? Ayan. Feeling ko mas okay yan. So, ito ngayon. Na-stamp ko na siya doon. So, meron na tayo nakikita. Try natin i-stamp. Or, i-ganto ko na lang para mas mabilis. Sa kilay. Then, i-stamp ko ulit siya dito. 1, 2, 3. So, maabot naman siya sa dulo. Para magkaroon lang siya ng laman. Then, ayan. Nagkaroon siya ulit. Lagay natin ulit dito. Dapat siguro dark ang nilagay natin. So, tignan natin kung ano. Kasi pag may kilay na, hindi ko alam kung mapapansin na siya. Sa kamay ko kasi, dahil syempre, di ba yung shade ng kamay ko, medyo light na onti or medyo maputi. Nakikita ko siya. Pero light lang talaga. Light lang yung brown niya. Dapat pala dark. Kasi natakot din kasi ako. Kasi di ba, pang mga pang kilay kasi, pag dark, di ba, parang dark na dark ang pang kilay mo. Parang sobrang ano naman. Ayan na, nakikita niyo mga kalakacheras, nagkaroon na siya. So, ang inaano ko na lang itong taas. Sorry. Ang ano lang dito, sana man lang, no, may sticker siya. Kaya lang ito kasi, kung hindi oily ang mukha mo, at nagpa-powder ka ng mukha mo, eh, lalo na ako, hindi naman ako nagpa-powder ng mukha, hindi siya didikit sa face ko, diba? So, kailangan ganito. Pero kung dito, feeling ko, hindi masyado kasi, or light lang talaga ito. 1, 2, 3. Talagang ginaganong ko na siya. Ayoko muna siyang tanggalin. Sabi daw na saglit lang. Or dahil first time ko siyang gamitin, kaya parang sa akin matagal. Siguro ang advice ko na lang dito mga kalakacheras, yung medium brow ng bilhin ninyo, or para mas mabilis siguro siyang makita ninyo yung kulay, dark brown ang bilhin ninyo. Kasi light to eh. Kasi natakot talaga ako. Kasi pwede kikilay naman ako. Ano lang ako eh, para lang makita mo lang na meron. Ito nasa baba na lang. Medyo maitim siguro yung kilay ko. Ayan. Meron na ba? Ayun na po rin na. Sapat.
sinas na lang. Then, tanggalin na natin kung talagang effective talaga siya. Kasi ngayon ang ginagamit ko na lang, yung binili ko sa Japan na ano, para siya yung panglagay sa ganito. Yung ganun na lang. So, yan. So, ngayon, i-remove ko na siya. Remove natin. Ayan. Wala naman yung ganito ko. Ay, super light niya. Ayun o, ito o. Nagkaroon siya dito. Super light. Wala siya. Parang wala akong makita. Ayun o. Ito lang. Ito, nalagyan yung taas niya. Pero yung dito, hindi masyado. Tama ba? Pero at least, nagkaroon siya. Pag inanong mo dito sa left, wala. Dito sa right, meron. So, yun. Tignan natin ulit, ha? Parang hindi siya ganong kumulo. Namula yung ano ko. Yung noo ko. So, yan. Ayan, oh. Ito, nagkaroon. So, dito, medyo light lang. Lagyan pa natin ulit ng isa pa. Isa pang, ano, para ganyan lang siya, oh. Gaganyan mo. Tapos bigla siyang nagkakaroon. Ah, wait, amat, parang hindi na nagkakaroon. Ayun, nagkakaroon siya. So, parang powder nga lang siya. Kailangan mong diinan. So, ibabalik ko muna siya ulit isa pa. Para ma-dark naman. Yan. So, yun. Hirap mo, no? Kailangan na natin. So, pag-ayon natin. So, ayun natin. So, ngayon, ipapakita ko yan ngayon dito sa kamay ko. Para makita niyo talaga na meron talaga siya. Kaya lang medyo, yung buko kasi dito, parang medyo mas dark siya sa kulay na napili kong pang eyebrow. So, ayan. Itatry ko siya dito, mga kalapatsyera. So, lalagay ko siya. Ganyan. So, lalagyan ko siya ngayon. Para mapakita ko lang sa inyo kung kulay. Kasi kung kulay siya talaga. Eh, ganyan-ganyan lang sa kilay. Eh, no? Tapos
kasi nung tinlay ko to kagabi, hindi ko agad kasi to napakita sa inyo. Kasi gabi na nung nakita ko may dumating pala. And may ginawa rin ako kahapon. Di ba nag-haul din ako? Nag-haul din ako kahapon ng CM. So, kaya sabi ko, separate video na lang ang gagawin ko. Masyado nga siyang light. So, dapat talaga dark ang bibili ninyo. Then, iche-check ko yung ano, kung maganda siya kung pencil. Feeling ko maganda pag pencil. Parang maganda to kung yung gusto nyo ganyan lang. Yung parang hindi kayo halatang nakakilay lang. Light. Super light nga siya. Yun o, gaganyanin mo siya. Kasi nasa video, parang ang ginagamit nila, super dark. Ayan. Nakita ko na sa inyo na totoong meron. Light lang talaga. So, eto na mga kalokacheras. Ayan o. Nakikita nyo? Ayan o. Oh, ayan. Diba? Kilay. Kasi walang buhok. Eto kasing sa akin, ayun na meron siya sa taas. Kasi wala na akong buhok sa taas. Nagkaroon ako. And also dito, ayun o. Dahil medyo maitim lang yung buhok ko, kaya hindi niya napapansin. So, ayan. Diba? So, eto, effective siya. Kaya lang, ang shade na nabili ko ay medyo light para sa akin. Kasi sanay kasi ako sa mga pangkilay ko is medyo light. And yung grayish kasi yung binibili ko. So, ito, okay ito mga clutchers. Para sa presyo niya, okay na okay. So, ayan, makikita niyo sa kamay ko, ayan siya. Diba? And, hindi siya nabubura. Oh, hindi siya nabubura. Kaya lang, ang tanong ko lang dito, yung eyebrow niya siguro pang-ayos lang to. Kasi hindi naman siya maurong mo na yung ano eh. Ibig sabihin, hindi na siya susunod para dun sa ano, sa kilay. Diba? So, ako sa tingin ko, okay sa akin ito. At saka ito. Pero siguro, kung gusto ko medyo dark, tatry ko yung pencil. Check natin, titignan ko yung pencil. Hanapin ko kung nandito kung dala ko yung pencil. So, ito mga kalakwacheras. So, ito, yung itatry naman natin. Eyebrow mascara sa Curay and Company. Ito yung nabili ko sa Japan. Hindi ko na napakita sa inyo. Ngayon, ito ang itatry natin. Pero para sa akin, okay na itong nabili natin sa Instagram, yung eyebrow stamp. So, ito itatry naman natin siya. Kasi ako, ito ang ginagawa ko. Para siyang mascara. Ang matagalan din to. So, ako, medyo light lang din yung nilalagay ko. So, ganyan siya, oh. So, yan. So, ako kasi, ang ginagawa ko, itry natin siya ng may ganito. Kasi ako, binabrush ko lang siya sa buhok ko lang. Parang hindi ko siya pinapaporma na talagang kilay talaga na unlike before, yung ginagawa ko kapag pencil. Hindi ko na kasi makita yung pencil ko. Baka nasa kabila. Yung pencil ko, feeling ko. So, ito ngayon, ito ang gagamitin natin. Try ko lang lagyan ng ganito, pero hindi kumayat. O, diba? Pero magkaroon ng ano, hindi natin siya gagamitin. Eh, mayroon talaga siya, oh. Light lang. So, yan. So, yan, ganyan. Tapos, kung buhok lang ng ano, lalagyan natin. Pwede rin kasi ito medyo dark. Mas nakikita nyo kasi ano to, liquid kasi to, kaya medyo nakikita nyo yung pagbabago. Oh yeah. So yan, korte-korte siya talaga. So yan, as in ko korte siya kasi liquid, pero ito formang-forma. Yan. Kung gusto nyo pak na pak yung kilay nyo, eto. Pero gawin yung pang forma yung ano. Wow! So, yan. Ang saganda siya. Tingnan natin, ha. Lagyan ko lang ng onte sa, ano, So, yan. Wow! Mas okay siya.
So sabi ko nga sa inyo, mga kalakadyos, nag-try kong ano, kasi hindi ko na kasi binabrush, kasi brush na to. Gamitin ko na rin tong pang-brush nung kay Eyebrows Tom. Ano siya yun? Nag-dry na agad. Mabilis mag-dry ito. Kaya ang ganda yun. Kaya alam, sa Japan ko ito binili, hindi ko na mababalikan. O, ayan. Formang-forma siya. So, yun dito sa gilid mo, yun siguro ang lalagyan ko na onting eyebrows na. Para medyo, ano siya, diba? Bumakat-bakat ng onting. Dahil ito ang nilagyan natin. So, yan. Lalagyan ko lang siya ng onti. Wait lang. Pato ko lang muna ito dito. So, ito. Formang-forma, no? Ang galing. Yan. Hawakan ko ulit dito. Ang lalagyan ko lang naman dulo. Para light lang. Ayan. Ang ganda! So yan, ganyan na lang gagawin ko pala. Ayan, kumorte na yung kilay ko. O, ngayon, eto siya. Eto yung wala pang mascara eyebrow or eyebrow mascara. Ang nilagay ko lang ay itong eyebrow stump. Ngayon, pag pinagsama ko siya, plus yung pang style, ang ganda ng kinalabasan niya. Di ba, ganda? So, try ko naman ulit yung kabila. Kabila naman. So, yan. Parang mas gusto ko to. Siguro naman, ito mga ganda naman kasi meron naman sa mga ano natin to. Sa mga ano. Kailangan palang punasan muna to. No? Teka, kuha ko ng pamunas. Kuha ko ng tissue. Kuha ko tissue. Kasi baka bumakat. Bumakat eh, yung ano. Yung pinaka ano. May sagot na sa mga pangkilay natin, mga kalakotcheras. Yung parang katulad sa akin, ano yan. Tinisyuan ko na. Pero halos wala naman dumikit kasi ano naman to eh. Kasi alam ko, mabilis matuyo yung pinaka-ano, eyebrow mascara. Parang mas gusto ko eyebrow mascara lang eh. Tapos tampan ko lang na ganito. So, wait lang. So, yung gamit ko pala na pang style is confident. So, yan. Okay na to. So, ang gagawin naman natin ngayon is pakabila. Pag ganyan. So, pantay naman siya sa kabila, di ba? So, pakabila. Ayan. Dumidikit siya ba? Siguro medyo oily ang face ko. Oop! Ayan. Ay pa lang. Kasi pag masyadong marami. Parang hindi masyadong marami. Oh, yeah. Wait. Saan na? Eto. So, lapit lang natin noon. Patawas pa doon. So, ganito siya. Yan. Pantay naman siya sa kabila. Yan. So, lalagyan natin siya ngayon. To the last 10, I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kasi pag inangataman natin to, hindi naman siya ilagos.
hindi ko ulit ito sasagad sa pinakadulo. Ayan, okay na. So, remove ko. Back. Wow! Wait lang ah. Tagalin ko muna. Kasi matupoy mo siya agad. So, patong ko lang siya sa tissue. Papang mawa. Then, yung pinaka-brush niya. Uno. Brush natin ng onti. Ang galing. Kumorte siya, mga kalakachera. So, wala masyado dito. So, lalagyan ko naman siya ng eyebrow stump. So, parang mas maganda pala ito ng ganon. Lalagyan ko siya ng eyebrow stump. Ito. Yung para dito lang, sa dulo. So, yun ang kakalabasan niya. Nasaan na ba yung ano? Ilan dito? Nasaan ko. Kasi parang hindi siya magkalat. Yung dulo lang naman eh. Ayan. Tapos lagyan lang na rin natin siya eh. Kasi maganda na siya. Ayan. Wow! Ayan. Ano yung nalang? Tanggalan mo na dito ng onte. Kung medyo hindi siya pantay. Diba? Ang galing! Ayan na mga kalakacheras. Mas okay siya. Napagsabayin mo yung eyebrow mascara and ito. Feeling ko lang ha. Siguro kasi kahit anong dark na ito, parang hindi rin siya ganong poporma. Ang pinaka nakatulong kasi dito mga kalakacheras, itong mga pang ano niya. Itong mga ganito niya. Diba? Hindi kang kuha na onti dito. Parang mas feel ko yung medyo dark na konti. Parang kulang. Ayan. 1, 2, 3. Ayan na, diba? O, diba? Yan, okay na ako. So, feeling ko, gagamitin ko is itong dalawa. Itong eyebrow stump na ito. So, ayan. And, siguro, ito. So, any eyebrow mascara, okay lang. Then, sabayan mo ng ganito, okay na okay siya. So, yan. Diba? Pag sabayin niya to, okay na okay. So, ganyan ang kalalabasan niya. Ayan o. So, depende pa rin mga kalokacheras ha, kung anong gusto ninyo na style ng eyebrow ninyo. So, ito, gagamitin yung mga eyebrow models. Ayan, yan, yung mga eyebrow models. So, depende sa inyo kung ano yung pipiliin ninyo. Kung gusto nyo ba ng party star. Ayan. Ulitin ko lang ulit. Or kung gusto nyo lang ng classic. Eh, medyo pabilo kasing classic. Or kung gusto nyo ay youthful. Ayan. Youthful. And yung ganitong style. Di ba ito maganda rin ko? Or, kung gusto niya ng sexy, medyo payat kasing sexy eh. Ayan o. Yung sexy, medyo payat. Or, nobility. Ayan. Or, queen. Itong queen, hindi ko medyo bet to. Queen. Para siyang alam niyo yung bulalakaw na buba. Bulalakaw ba tawag na? Para shooting star. Di ba yung pag pak, biglang bumagsak na ganyan. Elegant din, parang di ko bet. Di ko bet. Malay nyo kayo, bet yung mga ganito. Pero elegant daw siya. Pero parang this, yung shooting star. Ito, gusto ko to. Yan. Pero syempre, ang ginamit ko ay confident. Syempre, confident to. Di ba? Ang ganda! Ayaw ka lang kachera sa'yo, no? Nice! So, yan. So, yan mga kalokacheras. Okay na okay yung binili ko. So, hindi ako nagsisisi na umorder ako online. Kasi nung una medyo ano ako eh. Parang, ano kaya, nag-hesitate ka na baka hindi dumating sa akin. Legit ba to? Kasi di ba minsan lahat naman kasi sa mga social media, hanggat hindi mo nabibili at hindi mo natatry, hindi mo masasabi talaga. Di ba? Kahit ano naman talaga, hindi ka pwede makapagbigay agad ng negative na commenting nyo.
kung hindi nyo pa natatry mismo sa sarili nyo. Ngayon, natry ko na siya. Pinaghalo ko yung stuff, eyebrow stuff, and yung mascara na pang-eyebrow na nabili ko dun sa Japan na hindi ko pa napapakita sa inyo. Yun, na-share ko na tuloy sa inyo bigla dahil dito. So, yan, ang ganda ng style niya, pantay. So, kayo, iisipin nyo na lang kung ano ba ang nababagay sa inyong style para sa piling. So, wala pa po tayong budget kung magpa-tattoo ba yun or pa yung pa-pretty looks tayo na gustong-gusto ko, siguro dito muna tayo mga kalakacheras. So, medyo tipid lang tayo ng onte. Biruin ninyo, ang mura lang nun. Itong mascara na ano to, yun, medyo, ito, medyo expensive lang na onte, pero hindi naman ganun kamahalan. Alam ko, kahit saan may nabibili naman ng mga ganyang mga iba-ibang mga brand, try kayo sa mga Watsons. Yung mga meron naman Watsons tayo, and meron tayong mga Watsons doon sa mga dep store, meron din doon. Tingin kayo na mga babagay din sa inyong kulay. Siyempre, kung ano rin, anong kulay nyo, ng skin ninyo, kung mas gusto nyo ba dark. Pero kung masyadong dark naman, siguro baka parang feeling ko mas bagay yung mga mas dark sa mga morena. Pero kung medyo mapuputi kayo ng onte at medyo malight yung ano nyo, feeling ko mga light lang siguro na pang kilay, pang eyebrow lang ang bibili nyo. So yun mga kalakacheras, na-share ko na sa inyo yung mga eyebrow na panglagay sa kilay. So yun, ang tagal ko rin inaral na ito before ha. Naalala ko nung last na nag-aral ako para mag-pencil ng eyebrow ko kasi nga sabi ko sobrang nipis. Alam ko New Year yun kasi New Year resolution ko before na matutunan ang pagkikilay. So yun ako, oh, grabe, buong ano yun, bago mag-impunto ng alas 12 natutunan ko siya. Ang galing nga no. Yung sinishare ko yun sa mga ka-office week ko, tumatuma sila sa akin kasi talagang every time kapag dati kasi naging trainer din ako, sasabihin sa akin ng mga trainees ko na, mam, ang ganda ng kilay niya, totoo po ba yan? Kasi light lang kasi ako maglagay and talagang nakaporma kasi sabi ko, sobra ko pinag-aralan yan. So, yun lang mga kalacheras, na-share ko ulit po sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko at mga gusto ko sa kilay ko. Pero sa inyo, depende pa rin sa inyo yan kung anong gusto niyo gamitin ng brand and paano ba kayo magkilay or paano ba yung style ninyo. So, ako sinishare ko lang din po sa inyo. O siguro mas napapadali sa inyo yung ganda. Feeling ko mas madali kasi ang dami niyo. Ang dami niyong pagpipilian na style. So yun lang mga kalakcheras. Yung mga hindi pa po nagsasubscribe sa YouTube channel ko, please subscribe naman po. And yun, para naman po makapag 1,000 subscriber na po si Jala Kwacheras. Yung pakishare na rin po sa mga relatives po ninyo. And sa mga friends ninyo na alam mo medyo natutuwa, pa-subscribe na lang po and pakilike na rin po yung YouTube channel ko. So, yun lang mga kalacheras. Thank you for watching. So, pa-subscribe na lang po. Jala Kwacheras. Bye-bye!